At yun na nga mga tripper, no? So ngayon is nakikita nyo na sa title, aalamin natin kung ano ba talagang sira ni Frankie. Ito yung mga parts, guys. Pero bago yan, dito muna. Pero bago yun mga tripper is konting flashback muna tayo sa nangyari dun sa papunta naming sagada, no? Para aware lang kayo kung bakit at sa mga hindi pa kasi nakakapanood nun. At para din sa mga nakapanood na pero hindi naman talaga alam kung ano nangyari. Ha? Huh? Doon kasi sa video na yun, no? Bali kasi marami yung video na yun. Hinati ko yun sa parang apat na video yata. So ang pinaka napanood doon sa mga video na yun sa Baguio is yung doon na yung 100 kilometers na nagtulak sa pabalik ng Baguio. Ayun yung may pinakamaraming views sa in-upload natin yun. Ipa-fast forward ko na agad direct to the point na, no? Kung gusto yung mapanood, ipanoorin yun. Pero ngayon, yung sasabihin ko is ang ipo-point out natin dito is yung mga nagko-comment na kesyo hindi raw pinaghandaan, kesyo kung ano-ano mga sinasabi, no? Pero aminin ko, wala naman talaga akong alam sa mga wirings or sa mga electricals. Pero pinaghandaan ko yun, guys. Pinaghandaan ko ng maigi yun. Okay? Bakit? Meron akong ginawang video nun bago kami pumunta ng Baguio. So, panoorin yun. At lalabas yung thumbnail na yun, di ba? Hanapin nyo. Paano ko ba pinaghandaan muna? Sasabihin ko sa inyo lahat kung ano yung mga pinalitan ko, pina-maintenance ko bago kami pumunta ng Baguio. So, unang-una is, syempre, thank you so much sa Panzer Army para sa malupit na gulong, no? Until now, guys, taga, sabihin, ano, papakita ko sa inyo, okay? Until now, guys, sobrang kapal pa rin itong Dunlop tires na to. Rear and front yan, pakita ko rin sa inyo yung front. Front. Diba? Pinalitan yung gulong ko, mga 27,000 yung odo ko bago kami mag-Baguio. And ngayon is almost 32 na yata siya or 31k na ako. And as of now, sobrang kapal pa rin. No? So, thank you so much Panzer Army. Check out their page guys kung gusto niyo ng mga murang gulong and sobrang quality. Marami rin sila mga branded na gulong, okay? Next is syempre brake pad, clutch cable, and yung steering bearing ko. Kasi hindi ko na siya masyado mailiko. Tapos yung binuksan is may tama na nga yung mga steering bearing. So pinalitan ko rin yun. And of course, bumili rin ako box, syempre, para mas maraming malalagyan. And nag-change oil. So sobrang pinagandaan yun, guys. Pero hindi ko naman in-expect na dadalihin kami sa wirings. Okay? So bali ang nangyari, ito na nga. Quick flashback lang. Bago kami pumunta ng Sagada is... Diba, nasa Baguio na kami. So, nasiraan na kami ng isang beses doon. Biglang namatay si Frankie. Pumunta kami ng Honda. So, na-resolve agad yun. May extra fuse to. Siyempre, pinalitan lang yon. Yung sa main, pinalitan lang. Para gumana yung ignition. So, okay na. And then, yung papunta na ulit kami ng Sagada. Kinabukasan na yun, papunta na kami ng Sagada. So, gumagana naman lahat eh. Medyo mga naka-ano na kami. Nasa na ba yung lugar na yun? Basta nasa bundok na kami. Nasira ulit. So yun na, wala na kaming extra fuse. And hindi ko rin naman inaasahan na talaga masisira ulit kasi nga 'di ba? Okay na. Gumagana na ulit, napalitan na. So yun na, wag na natin i-tackle 'yon yung nasa yung tinutulak na ako. So pinaayos na namin ngayon. Nakabalik na kami ng bagyo nito kinagabihan na. Pinaayos na, nakahanap na kami ng shop kasi sarado yung Honda. So ang ginawa ngayon is yung linya ng ignition papunta sa fuse, diba, sa main, is pinutol para idirekta sa baterya. So, yun yung ginawang solusyon para makauwi kami dito sa Cavite. Ngayon, ito na. Ito na nga yung mga parts. Kung ano yung nasira. So, unang-una, guys, is itong harness wire. Actually, hindi naman buong harness wire yung nasira, no? Ang nasira lang is yung linya. Ito yung fuse eh. Ito yung fuse. Ang nasira lang is yung linya ng main. Saan ba to? Sa main dito. Bali,
ang pinakasira talaga is wala naman dito sa wire. Wala sa harness wire. Kundi dito sa rectifier. Ito na yung ano ah, ito na yung stock. Napalitan na to. Maayos na si Frankie ulit. Dito ang nagkasira. Bali, hindi siya nagbabato ng positive para dumaan sa harness wire. Para dumaan dito sa positive dito para maibato niya sa ignition. So, kaya hindi siya nag-i-ignite. Ito ang mayroong pinakasira. So, ito, sinasabi ko sa inyo guys, kasi hindi lang naman to pwede mangyari dito sa motor namin. And dito sa CB na to, sa lahat ng mga kagrupo ko, ako pa lang ang naka-experience nito. So, sobrang rare nito. Huwag kayo mag-alala, no? Sobrang rare naman ang sakit na to. And sinabi ko naman sa mekaniko, tinanong ko kung bakit ganun, bakit anong cause. Sabi niya, wala. Tsambahan lang talaga, tsambahan. Sinare ko lang sa inyo. And this one. And ito, meron din akong fuse. Kasi, di ba naayos na siya sa Baguio. So, walang fuse doon. Walang kinabit na fuse noon. Bali, pinakabit ko tong fuse pagbalik na namin dito sa Cavite. Naibiyahe ko pa siya ng baler tsaka bataan. Walang kasira-sira. So, ngayon, pinapalitan ko ng bago na harness wire tsaka ng rectifier para, wala, para mabalik lang sa original na state niya. Na wala rin akong alalahanin, mas maganda. Pinapalitan ko rin pala ng throttle cable bago na. Pero yung pang ano lang to, yung pang higit. Kasi dalawa yung throttle cable, yung pang higit, tsaka yung pabalik. Kasi diba yung kapag sinilinador mo, ayun yun. Yung pabalik, meron ding cable yun. So, yun lang yung pinalitan. Ayun lang naman kasing importante. And also, bago matapos yung video, shout out, syempre sa Nutshell's Helmet. Simula ngayon, ito na yung makikita yung helmet na gagamitin ko. No? Meron akong ginawang review nito. Hindi ko lang alam kung anong unang lalabas ito o yung review ng helmet na to. Check out their page guys, affordable and quality. I'm sure of that. I think yun lang naman guys, isa na lang siguro ang pwede kong gawin ngayon. I-testing to sa malayuan ulit, no? Pero natetesting ko na siya, ilang araw ko na siya natetesting and wala pa naman, syempre, parang brand new. Fresh as brand new guys. Syempre, bago wirings and ano eh. And so on and so forth. Sana meron tayong travel ngayong Feb. Hindi ko alam kung Pangasinan, Pampanga, or basta, malalaman nyo naman yun. And yun lang guys. Maraming salamat. And share nyo to guys, no? Baka makatulong sa mga iba. Baka hindi rin nila alam na rectifier din yung may problema sa kanila. Diba? Ito yun. So yun, alam nyo na ngayon yung sa mga nag-comment ng mga kung ano-ano dyan, no? Sa mga nag-comment na keso ganito ganyan. Ngayon alam nyo na. And yun lang. Mga tripper, maraming salamat and see you again next time guys. Ciao!